Tapos yung buhay ko, baka na mahal ko pa rin po kayo, Tay. Hindi na ako magtataka, Sherina. Mabibigay ko na rin sa'yo ang kalayaan mo, Sherina. Swerte ka dahil sa langit ka pupunta. Huwag mo siyang pababayaran. Makakaasa ka. Si Sherina lang yung nabiyuda. Si Benji may asawa pa. Subukan nilang magsama dalawa, idedemanda ko sila. Bago namatay si Nelson, may pinagtapat siya sa akin. May kinalaman si Emmy sa pagdukot kay Joy. Inutusan niya si Gimo para gawin yun. Ikaw nagpakidnap ng anak namin ni Sherina. Paano mo rin nagawang pagbintangan ako ng ganyan, ha? Kilala kita, ilang beses mo na ako niloko. Kaya umamin ka na. Kaya napakilala mo na sa akin si Joy, baka pwede nyo. Ibalik ka na sa akin, Sherina. Ayoko na magulo ang buhay namin ng anak ko. Mansa lang kaya kami ni Joy. Lalo na ngayon, hindi pa nanghuli si Gimo. Pero diba, sinabi mo na kay Benji na anak niya si Joy. Buti kung pumayag yun, nailayo mo sa kanya yung anak niya. Kaya nga alis kami ni Joy na hindi nagpapaalam sa kanya. Siguro naman, Desa, maiintindihan ni Benji kung bakit ko gagawin yun para kay Joy. Sakit talaga sa bangsam si Ate Emmy. Kalain mo, Kuya. Siya pala mag-kidnap sa anak niya ni Ate Sherina. Kahit anong paliwanag niya, hindi ako nakukumbinsing walang kinalaman si Emmy sa pagdukot kay Joy. Ano bang klaseng tao yan si Emmy? Hindi ko maintindihan. Pakasama niya. Eh, ba't hindi mo hiwala yan? Pwede naman ipawalang bisa ang kasal niyo, eh. Alam mo kasi, yung si Kumari ko, nakabo ng wedding. Pinaanal niya ang kasal nila ni pare. Bakit ka mo? Nadiskubre niya na kasal si pare sa una. Kaya napawalang bisa niya yung kasal. Pero ibig ko sabihin, ang panluloko, grounds for annulment yan. Di ba niloko ka ni Emmy? Sinabi niya, patay si Sherina, kaya mo siya pinakasalan. Oh, edi pwede mo rin ipawalang bisa yung kasal niyo. Para na sa ganun, makabalik ka na kay Sherina. Talaga ho, Lola? Sumasanghain ka na sa amin ni Sherina? Oo naman. Alam mo, ayoko nang maulit yung ginawa ko sa tatay niyo noon. Pinigilan ko yung babaeng totoong mahal niya. Kaya ano nangyari? Nagulo ang buhay natin. At magmula ngayon, ayoko nang kumontra kung saan kayo talaga liligaya. Salamat po, Lola. At ang pinakamaganda mong gagawin, kausapin mo si Emmy. Baka sakali, makuha mo sa santong dasalan. Sabihin mo buti kung ano yung nararamdaman mo, o diba? Benji? Benji, nag-breakfast ka na ba? Gusto mo bang kumain? Sabay tayo? Nag-almusal na ako. Mainit pa ba yung ulo mo? Gusto mo masayihin kita? Ikaw naman kasi, kung ano-ano mga binibintang mo sa akin na masasama, ayan tuloy, kasi gawang kita. Benji, sorry na ha. Huwag na tayong mag-away. Emmy, hindi ako nagpunta rito para makipagtalo sa'yo. Pumunta ako rito para ayusin ko na ang lahat. Talaga? Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis eh. Alam mo, iniisip ko nga, ano kaya magpakasal tayo ulit? Para magsimula ulit tayo ng bago. Gusto mo ba sa ibang bansa, magpakasal tayo ulit? Talaga na ako kuha. Ngayon, bagay na pinakaayo. Nagsisisihan ko ngayon bagay na yun sa buong buhay ko. Anong ibig mo sabihin? Ibig ko sabihin, gusto ko ipanal ang kasal natin. Yun ang gusto ko sabihin. Gawa nyo? Bakit nyo nilalagay sa bag yung mga gamit natin? Kasi anak, aalis na tayo dito. Saan po tayo pupunta? Di ba ang sabi ko sa'yo, magbabagong buhay na tayong dalawa? Kaya aalis na tayo dito.
Kasama po natin sa pag-alis si Tatay Benji. Tayong dalawa lang. Pero gusto ko po kasama natin si Tatay Benji. Alam mo, Joy, anak, huwag ka nang makulit, ha? Basta ang sabi ko, aalis tayong dalawa lang. Hindi siya pwede. Hindi natin siya pwedeng isama. Kung ganun, hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang Tatay Benji. Go! Joy! Nababaliw ka na ba talaga, Benji? Ano ba yung iniisip mo? Si Sharina ba yung nag-utos sa inyan, ha? Hindi. Wala kinalaman si Sharina rito. Sariling desisyon ko to. So, isa pa sa umpisa naman, lokohan na to, di ba? Kaya lang naman kitang pinakasala. Dahil sinabi mo sa akin, patay na siya. Eh, di lumabas din yung totoo. Yan peste yung Sharina, yan yung dahilan. Emmy, ayoko na makipagtalo sa'yo. Sawang-sawa na ako. Ikaw ba hindi ba nagpapagod? Pagod na ako. Emmy, sige na. Kung pareho tayong umuwi rito, mapapabilis sa annulment. Sige na, dalawa tayong mag-file. Hindi, ayoko. Benji, buong buhay ko pinuhunan ko sa'yo. Ang laki na ng hirap ko sa'yo. Kaya hindi ako papayag na mabaliwala yung kasal natin. Benji. Emmy, alam ko na nasaktan ka. Alam ko parati kang nasasaktan. Pero sa maniwala ka, Twenty, nasasaktan din ako. Pero Emmy, kung hindi natin itigil to, pareho pa tayong masasaktan ng malupit. Maniwala ka sa akin. Itigil na natin ito kahit parang awa mo na. Baka walan mo na ako. Benji, tumayo ka nga dyan. Please. Benji, tumayo ka. Benji. Benji, ano bang meron yung babaeng yun? At nagpapakababa ka ng ganyan? Eh, may alam mo totoo. Umpisa pa lang. Alam mo si Sharina na laman ng puso ko. Kapal mo? Ang kapal ng mukha mo para ipamukha sa akin yan, ha? Baka naman nakakalimutan mo. Ako ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Kaya pag-aari kita, Benji, sa akin ka lang, ha? De. Kaya hindi tayo maghihiwalay. Hindi. Tama mo. Tama mo. Tama mo. Tama mo ako! Baka wala mo ako. Baka wala mo ako! Hindi. Hindi? Bakit hindi? Niloko mo ako, di ba? Lokohan to, di ba? Gusto mo isa-isahin ko sa'yo ginawa mo sa akin? Ha? Ano? Ano? Pinaniwala mo sa akin anak ko si Sunshine? Tapos pinaniwala mo sa akin na si Sharina patay na? Ngayon, kung isa-isahin ko yan, dapat patas na tayo. Ha? Pero hindi. Kaya pagbigyan mo na ako. Hindi! Tapos, pagbigyan mo ako. Hindi tayo maghihiwalay, Benji. Bahala ka sa hindi, buwan. Hindi! Benji! Joy, anak, hindi tama yung ginawa mo. Hindi ka dapat sumasagot sa mami mo o nakakatanda sa'yo. Masama yun. Sorry po, anay, hindi ko na po uulitin. Bakit po talaga hindi natin pwedeng isama si tatay?
Anak, naalala mo ba nung nawala ka? Tapos nakuha ka niya. Sabi mo sa akin, dinala ka niya sa bahay nila, hindi ba? Nakita mo na may pamilya si Tatay Benji mo. Kasi anak, hindi kasi pwedeng iwan ng Tatay Benji mo yung pamilya niya. Tapos sasama siya sa atin, hindi pwede yun. Pero bakit po natin kailangan lumalis agad? Pwede po bang hintayin natin si Tatay Benji para makapagpaalam po sa kanya? Alam mo, anak, ayaw magsinungaling sa'yo ni Nanay. Kasi di ba masama yung nagsisinungaling? Hindi talaga tayo magpapaalam kay Tatay Benji mo. Kasi kung magpapaalam tayo sa kanya, sigurado ko na hindi niya tayo papayagan. Kasi Joy, kailangan natin umalis eh. Kailangan makasiguro ko na ligtas ka, na wala nang mangyayari sa iyong masama. Sana naiintindihan mo si Nanay. Lola, ano pong nakalagay sa sulat ni Kuya Rico? Siya daw, nagtatrabaho sa araw. Tapos, nag-aaral sa gabi. At masaya daw sila ni Grace sa Baguio. Buti naman po. Oo nga. Ako, ang tagal-tagal ha. Ngayon lang siya sumulat. Bakit? Bakit? Ba't ganyan na itsura mo? Ayaw talaga. Ayaw talaga niya pumayag mapawalang bisa yung kasal namin. Paano na yan, Kuya? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ay, nako, huwag kang mawala ng pag-asa, Benji. Alam ba, kasama ko yung kumari ko kanina. Kausap namin yung abogadong tumulong sa kanya. At ang sabi ng abogado, kahit anong oras pwede mo i-file ang annulment, kahit ayaw ni Amy. Oh. Eh, yun nga lang, matatagalan daw ang pagproseso kapag lumalaban yung kabilang panig. Pero sabi naman ng abogado, handa ka raw niyang tulungan kung papayag ka. Oo naman, Lola. Lahat ng tulong na kailangan ko. Lahat gagawin ko para mahiwalay talaga ako sa Amy niyan. Tutusin dapat kasi si Serena kasama ko, hindi naman siya. Benji. Amy. Amy, alam ko na nasaktan ka. Alam ko parati kang nasasaktan. Pero sa maniwala ka, Tunti, nasasaktan din ako. Pero Amy, kung hindi natin itigil ito, pareho pa tayong masasaktan ng malupit. Maniwala ka sa akin. Itigil na natin ito kahit parang awa mo na. Baka wala mo na ako. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi mo na dapat tinamay yung anak nila, Sharina. Bakit? Masama ba na ginusto kong siguraduhin na wala nang hahadlang sa amin ni Benji? Ito naman, ano nangyari? Mas lalo nagalit sa'yo si Kuya Benji. Gusto ka pang hiwalayan. Ate, kasi hindi mo na lang bigay yung gusto niya. Hindi mo na siya pakawalan. Iba yun naman in-advise mo sa akin nung panahon namin ni Rico. Lisette, magkaiba tayo. Ikaw, bata ka pa. Marami pang ibang magkakagusto sa'yo. Ako. Si Benji lang kailangan ko para mabuo yung pamilya ko. Anong gagawin mo? Hindi ako susuko, Lisette. Kung kinakailangan suyuin, takutin o ikulong ko si Benji, gagawin ko yun. Para lang bumalik siya sa akin. At hindi ko huhubarin ang sing-sing na to. Para maging malaya lang silang dalawa ni Sharina.
Sharina? Desa? Oh. Desa? Benji, may kailangan ka ba? Oh, bibigay sana ako kila Sharina at saka Joy. Pwede ba ako pumasok? Ikaw, kung gusto mo. Pero masasayang lang ang oras mo dito, Benji. Wala na sina Joy at Sharina dito eh. Saan sila nagpunta? Eh, lumayo na muna sila, Benji. Sa malayong probinsya na lang doon muna sila titira. Malayong probinsya? Bakit? Saan probinsya? Bigay mo yung address sa'yo. Magpuntahan ko sila doon. Huwag na, Benji. Kaya nga hindi pinapasabi sa'yo ni Sharine dahil alam niya pipigilan mo siya. Di naman nila sinabi sa akin. Pira naman, no? Kung kailang kilala ko ni anak ko, saka pa sila umalis. Benji, kapaka na lang ng bata ang iniisip ni Sharina. Nilalayo lang niya si Joy sa gulo, sa kapahamakan. Sana unawain mo na lang siya. Tsaka sana ibigay mo na lang yung katahimikang hinihingi niya. Anak, pasensya ka na ha kung maliit tong bahay na nakuha ko. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap ng trabaho si nanay, kukuha ko na mas maayos dito ha. Di ba ang mahalaga naman magkasama tayong dalawa? Di ba, Joy? Ano ba yung ginagawa mo? Sinusulatan po ako. Sinusulatan? Sino sinusulatan mo? Para po kay Tatay Benji. Nay, alam niyo po ba yung address ng bahay ni Tatay? Ipadala natin to sa kanya, ha? Gusto ko po kasi ibalita sa kanya lahat ng nangyayari sa atin. Ngayon ko lang po kasi nakilala si Tatay. Pero nalayo po agad ako sa kanya. Kaya kahit sa sulat, gusto ko mas makilala ko ni Tatay. At saka, para hindi niya po ako makalimutan. Nawala na nga po si Tatay Nelson. Ayoko na pong mawala ng isang tatay. Oh. Aray, tigilan mo na nga yung tingin dyan sa picture ng anak mo. Lalo ka lang malulungkot niyan eh. Saan kaya sila? Ano pare? Hindi naman sa pinipigilan kita sa pag-iisip dyan sa mag-ina mo. Pero tama din naman yung desisyon ni Sharina na ilayo muna yung bata sa gulo. Pare, para sa akin, the best yung desisyon niya. The best? E paano naman ako? E di, ayusin mo muna yung sarili mo. Di ba, nakapag-desisyon ka na. I-anal yung kasal nyo ni Emmy. E di, asikasuhin mo muna yun. Tapos, pag malaya ka na, edi, saka mo hanapin si Sharina. Pare, sasamahan pa kita. Eh, kailan pa? Ilang taong ko na hindi nakakasama ang ano ko. Kailangan ko nang bumawi sa kanya. Tsaka isa pa, sige mo, laya pa. Baka mamaya sundan niya si Sharina. Walang magtatanggol sa kanila. O yan, Joy, ha? Kakain na tayo. Sa susunod, mamamalengke ako para... Ang dalit ni tao. Bakit ho? Balita ako, bagong salta ka raw dito sa amin ha. Kaya, nag-volunteer na ako para maging bago mong kaibigan. Pasok na ako sa loob ha. Pasensya ka na, pero... Ang taray mo ha. Hindi mo kailalong sino tinatanggihan mo. Pasensya ka na, pero hindi kasi ako nagpapapasok ng lalaki. Lana, kung may anak ako babae. Ay. Umalis ka na! Huwag ka na dyan pakipot, miss. Buksan mo na to. Alam ko, single mother ka. Malungkot pa naman ang mag-isa. Kaya, kailangan mo ng lalaking kagaya ko. Kaya, buksan mo na to. Pwede ba umalis ka na? Buksan parang na awa mo na, umalis ka na. Sige, sige. Pabalikan kita, ha? Sino ko yun? Bakit niya ako kayo inaaway? Anak, ano?
May nanap lang? Hey, bakit parang takot din po kayo? Alam mo, kung nandito sana si tatay, hindi ito mangyayari. Kasi tsak na ipagtatanggol niya tayo. Siyata ng lagnat mo. Tate Benji. Sko, Joy. Taas pa rin ba yung lagnat na inaanak ko? Oo, Desa. Nadala ko na siya sa ospital. Napacheck ko na yung ihi niya tsaka yung dugo niya. Pero wala naman na kami nakitang infection. Alam mo kagabi, Desa? Mukhang nagdi-delirio siya tapos tinabanggit niya yung pangalan ng tatay niya. Baka naman kaya sasama ng loob? Kaya nilalagnat yung inaanak ko, Sharina. Baka kailangan niya makita yung tatay niya, Sharina. O sige, Desa. Alagaan ko na muna si Joy. Ayoko na magpatali. Pare, ang bilis-bilis magpakasal, tapos ang hirap magpaanan. Buti na lang, sabi ng piskal eh, malakas ang laban mo sa kaso. Di ba? Uy, ano ba? Panigilig ka ba sa akin? Lilipad na naman yung utak mo eh. Oo, di ba? Ano ba yung isip mo? Naalala ko na sina Joy tsaka Sarina. Pare, huwag ka nang malungkot. Pag libre ka na kay Emmy, makakasama mo na sila. Habang buhay pa. Kaya dapat magsaya ka. Saya, di ba sabi ng attorney, magsisimula na yung pandinig ng kaso nyo. Kaya sana, pakuha na ni Emmy papeles, pare, para tapos na. Ayun lang. Hindi na makapagantay, pare. Kapita, hala. Te, saan lakad mo, te? Sa terminal ng taxi ko. Aabangan ko dun si Benji. Ilang beses ko na kasi siyang pinupuntahan kina Lola Ingay. Pero layo ko siyang di naaabutan. Mukha kakutsaba niya yung matandang yung sa pagkatago sa akin ni Benji. Ay, teka lang, may dumating nga pala sulat sa'yo. Nakita mo na ba? Nabasa mo na ba? Sulat para saan? Hindi ko alam. Basta nilagay ko kasi dito, tapos nakapangalan siya sa'yo. Teka lang. Ito, para sa'yo. Bakit? Saan ba galing yan? Sa korte. Itinuloy pala ni Benji yung pag-anal ng kasal namin. Hayop na Benji yun. Hindi niya pwedeng gawin sa akin to. Kung gusto niya ng laban sa korte, lalabanan ko siya. Kahit maubos pa yung pera ko, kahit maghirap pa ako, mahihirapan din siyang makuha ang gusto niya. Dahil hindi ko siya pakakawalan. Lala. Hi! Aliga, aliga. Maupo ka dito. Naku! Opo. Kasi upo ka. Naku, Benji. Naku! Pihado, matutuwa ka sa sasabihin ko sa'yo. Ako? May naghahanap sa'yo. Ganon? Sino ho? Tara! Thank you.
Sharina. Sana rin mabuo na ang pamilya natin. Malungin ko lahat para sa'yo, Inza. Pag pumayag niyo siya makipagbalikan sa akin, makakasalan ko siya ulit. Sharina. Hindi pa siya umuwi. Hindi pa? Bakit? Ko nga alam eh. O, ano sabi? Sabi ng guard, kayo na para umalis si Sharini. Baka naman pa uwi na siya. Ba't wala pa? Pepay, isara mo nga muna yung bintana. Namamatay ang kandila dahil sa hangin. Nakasara naman lahat ng bintana. Paano magkakahangin? Diyos ko. Parang masama atang pangitain ito. Baka talagang may masamang nangyari kay Sharina.